5 years from now until Jesus come. Amen? Kung ano man po ang nangyari doon sa 25 years na karaan, to God be the glory. But there are greater things that will happen from now until 25 years or more until the coming of the Lord. Amen! Praise God! Thank you, Lord. So God reminded me this morning, the Holy Ghost, that Haggai 2:9, He said, the glory of this house. The glory, say the glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this house I shall give peace. Alam niyo po, sabi niya yung glory, alam niyo pag sinabing glory, the presence and the power of God. Amen? Sabi niya, will be greater, say greater. Greater. Parang hindi niyo alam kung ano yung greater. Malaki. Makapangyarihan. Amen. Those things God reminded me, get ready. God is a God of increase. Amen. So lahat ng narinig yung testimony na ginawa nila, marami pa yan. Praise God, sabi ng Lord sa akin, I will increase more. Say more. More increase. Amen. So lalaki, dadami pa, sabi ng the Lord. Psalms 115 verse 14, may the Lord give you more and more, you and your children. Can you declare it to the sa mga katabi nyo? Okay, to the right. Tingnan nyo yung to the right. Sabi mo, may the Lord give you increase more and more. Sabi mo, more and more. More, increasean nyo naman yung more nyo. More and more and more and more to you and your children's children's and family. Amen. So, 1 Corinthians 3:6-7, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Maglilingkod po tayo sa Lord for the next 25 years again. Our silver anniversary is now, but there's more years to come. Amen? So that neither he who plants is anything, not nor he who waters, but God who gives increase. Maglingkod lang po tayo sa Lord, maging tapat tayo dahil tapat siya sa atin. He's faithful, that's why we need to be faithful. Kinagaya lang naman natin kung ano ang imahin, because we are made in the image and likeness of our Father who is God. Amen? Saka kaya kung anong meron siya, meron tayo, yun ang gagawin natin to give Him all the glory. So He is the God who gives increase. Say increase. He has greater things in store for you. Amen. Alam niyo, excited ako kasi ako po yung nagko-connect sa world right now. Ako po yung connect, nakikipag-usap sa SRE, sa Rev Spirit Revelation Ecclesia, nakikipag-usap sa mga pastor, sa mga leaders around the world, and I'm so excited! Amen! Greater things! Hallelujah! Sabi ng Lord sa akin, greater things! Greater things! For 25 years you dream, but I will increase your dream. Amen? Excited po ako nung marinig ko, Pastora, kasi I'm so, sabi ko, Lord, malapit na, February is our conference. Amen? Darating na po si Papa John dito together. I said, Lord, hindi ko pa na po promote. Kanina ko lang po pinadala ang final documents na inintay namin ng pagkatagal-tagal. The final documentations of all the seal, of all the venue, speakers, everything. Problema ko talaga yung mga media, mga camera. Pastora, we need 5 cameras. Ay ko, hallelujah, Lord. Bahala na kayo, Lord. And I'm talking to this man. Sabi niya, Pastora, I have an announcement for you. Relax lang po kayo. Kasi po, sasabihin ko po sa inyo yung mga tumawag na po, manggagaling po sa Papua New Guinea, Japan,
Japan, New Zealand, Australia, Malaysia, all the Asian countries, and there's more on Europe and New York and everything. Sabi ko, Lord, puro yata foreigner to, yung mga Pilipino hindi na makapasok because we only have 12,000 capacities. And I'm so excited na pinadalan tayo ng Lord. I'm talking to the to Europe, sabi niya yung pinaka head nila doon ng ano, siya yung darating dito para tulungan ako sa ushering ng mga foreign delegates. Amen. Grabe, sabi ko, Lord, we are just small, but if you are faithful in small things, God will give you much. Amen. Praise God. I'm so excited. Alam ko pong i-release na nila this week. Hallelujah. Ang announcement ng Philippines. And we have plans and extension and everything. Grabe. May mangyayaring maganda sa Shiloh. Amen. Praise God. God will visit this nation. Right? We're planning kanina, kunin yung pinakamalaking auditorium dyan, everything, because we need to train thousands of pastors and leaders. Rabaka satarala, hindi ko ma-explain ang joy ko. Amen! Na after 25 years, we are moving on that direction. Amen! Shiloh, God is a God of increase! Amen! You're blessed. Naka-ready na po ang mga puso ng bawat isa. Alam mo, hindi ibibigay sa iyo ng Lord ang increase pag hindi pa tama ang puso mo. Alam niyo, ang Diyos kasi is a God of might, prosperity, miracles, healing, everything. Lahat nasa Kanya. Walang kulang ang Diyos na tinanggap mo. Yung mga tumanggap kay Jesus this morning, walang kulang ang Diyos na tinanggap mo. Amen? Lahat nasa Kanya. You just have to step out by faith, little by little. And then when you move, harabo sotaraya, are you ready for the mighty wind of chains? Amen. Net breaking. Pinakita sa akin ng Lord, get ready for the net breaking souls. Salvation of souls. Alam niyo bang di na? Ang hirap na matulog ngayon. Parang your spirit is always awake. So Luke 5:5-6, Master, sabi ni Peter, Simon replied, we have worked all night without catching anything. So nagre-reklamo na si Peter, ilang araw, gabi, nilalagay ko yung net ko. Wala akong mahuling isda. Sino nakakaramdam nun? Ilang taon na, wala pa rin akong pera. Ang business ko, hindi pa rin lumalago. Ang promotion ko, hindi pa rin dumarating. Ang mapapangasawa ko, wala pa lahat. But I pray, I roar. But one day, sabi ng Lord, kasi kung saan-saan mo nilalagay yung net mo eh. Hindi dyan kung pinalalagay sa'yo. Hindi ka nakikinig, sabi ng Lord kay Simon. Hindi ko sinabing dyan mo ilagay yung net mo. Wala dyan ang mga isda. Nandito, makinig ka. Sasabihin ko sa'yo kung saan. Importante po ang nakikinig sa tinig ng Diyos, hindi nakikinig sa tinig ng tao. Amen! Amen! So, sabi ng Lord, because you say so, nung sinabi ni Peter, dahil sinabi mo, Lord, dahil sinabi mo, susunod ako, yun ang hinihintay ng Diyos sa inyo. Yun ang hinihintay niya, yung magsabi ka ng, yes, Lord, kasi sinabi mo eh. Yung buong pagkatao mo, puso mo, isip mo, tiniwala mo sa Kanya, wala ka ng kakayahan. Ibinigay mo na lahat, hindi ko na kaya, Lord, bahala ka na. That's the prayer that I always have. Nitong palapit na ng palapit ang conference, sabi ko, Lord, bahala ka na, Lord. Bahala ka na, Lord. God, but then you say so, Lord, sinabi mo, susunod lang ako. Sabi mo, susunod lang ako, Lord. Sinabi mo eh.
Sinabi mo eh. Then sabi sa kanya, Peter, balik sa bangka. Ayaw na bumalik ni Peter eh. Ayaw na niya magtawala. Ginawa niya na lahat. Ayaw niya na, pagod na siya. Imagine ha, this is really amazing to me. Kasi, ako nga hindi ko nakita si Jesus personally, hindi ko nakasama physical. Itong mga 12 na disciple niya, araw-araw kasama niya. Naririnig niya, nakikita niya, nayayakap nila, nakakasama nila sa kainan. And yet, hindi sila naniniwala. Pwede pala yun, ano? Naku, ano man ang pinangangaral ko dito, hindi nyo paniwalaan. Ito nga si Jesus na eh. Hindi pa naniniwala yung mga dinidisciple niya. And yet, sabi niya, Peter! Peter! Tsaka lang narinig ni Peter yung tinig ng Diyos. Sabi niya, yes, Master. Sabi niya, balik ka sa bangka mo. Gawin mo uli yung ginagawa mo. Amen? Gawin mo. Kung papaano ka mangisda, gawin mo uli. Gawin mo uli. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo uli. Mag-pray ka uli. Manalangin ka. Kumain ka ng salita ng Diyos. Mag-winsol ka. Sabi mo sa katabi mo, yugyugin mo. Maraming kaluluwang nag-aantay sa'yo. Kasama na higit sa lahat pamilya mo. Ha? Dapat katabi mo dito, nanay mo, tatay mo, lolo mo, anak mo, kapatid mo, yan ang una dapat na nasa tabi mo. Amen? Amen? Yun ang pinapaalala ni Jesus kay Peter. Peter, balik ka! Balik ka sa bangka! Yung dati mong ginagawa. Yung puso mo, kasama ang puso mo, yung faithfulness mo, yung loyalty mo, yung worship mo, hindi lang ipo ito, para ipakita kayo sa video and everything. It's not that. God knows who's really faithful here in Shiloh. Amen? Halarabosotara. God knows who's really have the heart. Alam niya, nire-ready niya, nire-ready ng banal na Espiritu ng Diyos ang mga taong imumultiply niya, ang mga taong i-increase niya, ang mga taong i-bless niya, ang mga taong aayusin at magkakaroon ng revival. God is preparing you. Bumalik ka sa dati mong pag-ibig sa Diyos. Yun lang yun. Peter, hindi niya marinig yung tinig ni Jesus. Alam mo kung bakit? Hindi mahal ni Peter si Jesus sa puntong yon. Ang minamahal ni Peter ay ano? Yung mga isda. Dahil pag nabenta niya yung marami isda, marami siyang pera. People draw away from God. They go to church, but their mind is not for the Lord. They go to church, but their heart is not for God. Iniintay ng Diyos na yung puso mo 100%. Alam nyo, maririnig. Sino na dito na in love, nagmahal? Ay, parang wala. Right? Alam mo, pag mahal na mahal na mahal mo, attention, kahit bulong lang niya. Kahit yung yapagla, yung, Tagalog yan ha, yabag ng paa niya, excited ka na. Right? Remember the times that first time we're loving each other? Diba? Wala tayong pakialam sa mundo. Right? Wala tayong pakialam sa sasabihin ng tao. Alam mo, hindi ko malilimutan yung lagi sinasabi sa akin ni Pastor, pag ikaw ang napangasawa ko, ititira kisa sa isang island na tayong dalawa lang. Yan talaga, tinan mo, pumutok tuloy yung balon. Talaga sinabi po niya sa akin yan. Gusto ko, pag ikaw na pangasawa ko pa, mag-asawa na tayo, pupunta tayo sa malayong malayo doon sa isang island na tayong dalawa lang. Ha? And you are so sensitive sa words,
sa amoy niya. Amen. Parang gustong-gusto mo lagi sa kanya. That's a person is in love. Kulang na lang siya na lang ang lahat sa buhay mo because you're in love. And whatever he says, kahit pabulong, parang boses ni Kirsty kanina, malakas pa yung tunog kaysa sa boses niya, kahit pabulong lang. Lord, alam niyo, testimony yun, pero alam niyo, sabi ni Pastor, kuhang-kuha ko kahit bumubulong ka lang. Nagtitestify ka ng goodness of God. That you are, that's how you love. Say, yun ang gusto ng Lord. Kaya the moment when Peter, sabi ng Lord sa kanya, Peter, catch the nets! Ibalik mo yung net mo. Ano ba yung net sa Tagalog? Lambat mo! Alam nyo, hindi na siya nagtanong, hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagduda. Kasi nung time niya yun, there's a revelation that the voice of God that says, Peter, ilaglag mo na yung net mo. Hindi man makita ni Peter ang dagat kung saan. Hindi man makita ni Peter yung mga isda, hindi niya nasilip. Kahit discouraged siya, he trusted the voice of God because he loved Jesus. When you trust Jesus, you love Him. Amen. Alam mo kung bakit nagdududa ka sa Diyos? Hindi mo talaga siya mahal. Ang totoo, when the Lord, I heard the voice 25 years ago, actually, yeah, 25 years ago, not only 25, more than that pa yan. Narinig ko yung tinig ng Diyos, go back to the land where you come from and I will use you there. Alam nyo, hindi ako nagtanong, hindi ako nagduda. Diyos ba yun? Alam nyo, ginawa ko after 1 week, inimpake ko lahat ng gamit ko, hindi ko naiisip na ko, Lord, goodbye America, goodbye dollars, goodbye on my dreams, paano yung, hindi ako nagtanong, paano yung anak ko, paano yung asawa ko, paano ganito, lahat, paano, natatandaan ko, if I can remember, hindi ko na nga nakuha yung salary ko, sa pinagtrabaho ko, because, marami po akong trabaho, marami akong tawag doon, racket, marami akong sideline. May ospital, may nursing home, may ano ba yon, yung home health, yung nagbibisita sa mga bahay, may nagwa one-on-one ako, lahat ng pwede kong pagkakitaan bilang nurse ginawa ko. So, you know what? Pag tinawag ka pala ng Diyos at mahal na mahal mo siya, nalilimutan mo lahat, naririnig mo lang tinig niya dahil mahal na mahal mo siya. Amen? 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 Gusto mo i-bless ka ng Lord? Gusto mong gumaling ka? Gusto mong i-promote ka? Mahalin mo siya higit pa sa buhay mo. And then look at Simon Peter for the first time. Lagi niyang kasama si Jesus. But this time, nararamdaman niya sa puso niya ang pag-ibig sa master niya na hindi niya pwedeng i-question. Nandun ang tiwala niya, nandun ang pananaw, kahit hindi niya makita mga isda. Kahit ulit-ulit na niya ginawa, pero he failed. How many times you failed? Ilang beses na kayo nagkaroon ng problema, nagkasakit, nawala ng pera, nawala ng mahal sa buhay? How many times? Kasi ilang beses na tinapon ni Peter yung net niya na yan, wala. But when he say, dahil sinabi mo, Lord, mahalagan salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, dahil sinabi ng salita mo, because you said it. Kahit nga si Satanas takot sa salita ng Diyos eh. When Jesus said, I said it because the Word of God said it. Silyado ka na. Kaya pag nangako ang Diyos sa'yo, silyado ka. Amen! Anybody who loves the Word of God, pinapakain ko kayo ngayon. Amen? So verse 6. So sabi niya, sige, ilalagay ko yung net ko. Nilagay niya, tinapon niya yung net niya. Net, ha? Sabi mo, net. Ano ba yung nanguhuli, honey, yung isa-isa? Hey, honey, pastor, yung nanguhuli, yung huli, yung, ano tawag doon, nanguhuli, isa-isa lang? Ah, ganon, basta ganon.
Ha? Namimingwit ka isa-isa. Sabihin mo, tapos na ang namimingwit ng isa-isa. I will tell you what's coming next. Sabi niya ganyan, okay, sabi na, okay. Pwede naman sabihin ni Peter na, okay, subukan ko uli, isa-isa lang. Yung makuha na marami, di isa-isa lang. Anong ginawa niya? I will, because you said it so. Lahat ng pangako ng Diyos, 880,000, plus, sa salita ng Diyos ay para sa'yo. Amen? Paniwalaan mo. Sabi mo, paniwalaan mo. Panawalaan mo. Lakaran mo. Kahit imposible, magiging posible siya. So, sabi niya, okay, so I will let down the nets. Hindi lang niya hinagis ng ganun yun. Alam mo, ginawa ni Peter, nagkaroon siya ng vision. Hindi pa niya nakikita yung isda, naisip niya na. Kasi di ba, hindi naman siya sinamahan ni Jesus sa bangka eh. Siya lang uli bumalik dun eh. So, hindi hinihila ni Jesus yung bangka niya dun sa lugar ng dagat. Ang laki ng dagat eh. Saan ko kaya ilalagay? But because God opened the eyes of Simon Peter, nakita ni Peter doon banda, nakapokus siya. Saan siya nakapokus? Doon sa mga isdang nakikita niya, sa pangitain niya at sa tinig ng Diyos. There's something in the voice of God that you hear, and then yung gagawin mo at nakikita mo. Kailangan pag sinabi ng Diyos, nakikita. Pag sinabi ng Lord, God, the Lord said, He will heal you. Dapat nakikita mo yung healing mo parating. Pag sinabi ng Lord, the Lord will bless you. Dapat nakikita mo yung blessing mo parating. Amen? Kaya alam mo, sabi sa akin ni Pastor, ikaw lagi ka excited. Pagigising sa mga, han, lagi ako excited. Kasi nakikita ko yung gagawin ng Diyos. Naririnig ko yung tinig ng Diyos. Lahat yun, pinaniniwalaan ko. Bakit? Kasi sinabi niya, sabi mo sa katabi niya, sinabi ng Diyos. Alam niyo, dito ko na-realize, pag may sinabi ang Diyos, ka-counterfeit, ano ba yun? Gagayahin ng demonyo. Right? Sabi ng Diyos, I am the healing God. I will heal you. Biglang darating agad yung hangin na masama, amoy utot. That's the voice of the devil. Sinabi ba ng Diyos? Nagagaling ka? Eh yan itsura mo, sakit-sakit ng paa mo. Ayan itsura ng mukha mo. Oh. Tingnan mo. Sinabi ba ng Diyos na pagpapalain ka? Hindi ba nalaman yung testimony doon kanina ni Danica? Nangangalakal lang siya. Yung puti na yun, nangangalakal yun. Alam niyo yung nangangalakal? Nagbebenta ng bote, dyaryo, lata, ano pa ba? All of the above. Kinakalakal niya. But she never thought, believing God someday that she will travel around the world. Nakaakyat pa sa highest mountain of Everest. Amen? Amen? Hallelujah. Because the voice of the enemy will always question you. Kaya dito yung mahilig magtanong, nagpipreach ako. There's a supernatural blessing. Wala ka dyan. Ano na, no, supernatural. Eh, mahirap nga ako, supernatural. Eh, may sakit nga ako sa atay eh. They heard the counterfeit voice of the devil. Si Pastor, ang hilig niya mangarap. Nandandaan ko nun. Yung persecution ko. Si Pastora daw ay nagbibilang ng, ano ba yon? Itlog ba yon? Sisiw ba yon? Ano? Sisiw, hindi pa bububukas yung itlog. Sinasabi ko na. Naalala ko may umalis dito, naglalakad ako ganyan. Nakita ko talaga yung kamay niya, nilagyan ng anghel ng milyon, no? Nung lumakad ako ganyan, sabi ko, hey, the Lord will give you millions. Alam mo, after 1 week, umalis sa simbahan. Dahil hindi niya mapaniwalaan na bibigyan siya ng milyon ng Diyos. Ha?
Maybe when they hear, they're the most successful businessmen ever. Amen? Pag sinabi ng Diyos, lumabas sa bibig ko, hindi naman akin yan eh. Narinig ko lang yung tinig ng Diyos, kaya ako sinabi. Pahirap paniwalaan sa ngayon. Pero kung bukas ang spiritual mind mo, yung ears mo, it will come. Amen? Ito nga, ano ba naman itsura nitong ating, ano, di ko siya ini-small, pero napakaliit lang natin. To host, ang dami nag-a-apply na mag-host ng conference. All over the world. Ngayon ko lang nalaman, pastora, ang dami nag-a-apply na mag-host ng conference. Kayo ang binigyan ng oportunidad ng Diyos. Amen? Amen! Mapapaniwalaan mo ba yun? Hindi. Babae pa ako. Eh, mas maraming magaling na pastor. Na lalaki. Nakukulong nga lang. But anyway, let's go. So verse 6, when they had done so, they caught such a large, nung nanampalatayan niya, na porda. Hindi ko alam kung how many times na ginawa ni Simon na hinulog. Ang sabi dito, they caught such a large, say a large, asan yung picture, asan yung picture? Number of fish that their nets began to tear. Nawasak yung net nila sa dami ng isda na pumasok sa net niya. Paano nangyari yon? Dahil naririnig ng mga isda sa dagat ang tinig ni Jesus! Amen! So nung naririnig nila lahat ng pagpapala, narinig nila na sinabi at inulit ni Simon Peter, sabi niya, ilalaglag ko na ang net. At narinig nung mga isda sa dagat, narinig ang tinig ng Diyos, it proclaimed in the realm of the air and the spirit. That's why we roar in the realm. Amen! Narinig yung tinig ng Diyos. Ano nangyari? Lahat ng isda sa dagat, nagmamadaling lumangoy. Papunta kanino? Sa bangka ni Peter. Alam niyo ba yung net breaking? Talagang nawasak yan. Dahil halos lahat ng isda, malaki, maliit, mapayat, mataba, kulay dilaw, pula, ay pumasok sa net ni Simon Peter. Amen? Are you ready for the large number of fish? Ano sabi sa Bible? Nang word ng Lord, ang sabi niya, ang isda ay equivalent. That sabi niya, Peter, from now on, I will call you the fishers of men. Amen? Maraming mga tao ang maliligtas dahil sa pananampalataya mo na sinabi mo, yes, Lord! Amen? There will be a multiplication. Amen? Excited ako. Hindi ko pa mailabas ngayon. Inihintay pa namin si Papa John. Pero everybody, ilan kayo dito ngayon? Let's say 200 na kayo, 300 na kayo. Multiply it by 12. Wala, hindi. Lagay natin, 300. Multiply by 12. Yan ang mahirap. Pag sobrang dami, hindi mo na mabilang. Sir, naka-ready na kayo. Ha? 3,600? 3,000, get ready for those 3,600 coming to your net. Amen. Amen. Amen! Sabi mo sa katabi mo, get ready. Thousands of people will come to you. Hura, mahasataraya. I need that. It is a combination of prayer. Okay. Alam nyo bang masisave na buong pamilya nyo? At talagang kanina, bumukas lang sa... Ano ba rito? May ulan ba dito? Bakit parang ang lakas ng tumulo yung ulan? Okay. Rabo, shit, harabahaya. Ulan ba?
Marawat, parang umaambon. Okay. Bibitawan ko to Lord, sa bibitawan ko, okay. Don't you know that your family is gonna be saved? Amen. Ililigtas na ng Diyos ang pamilya niyo. Get ready, mga anak niyo. Kahit anong tigas nila, kahit tigas pa ng pader, maliligtas ang mga anak niyo. I'm so excited this morning. God opened my eyes. Hallelujah. And God reminded me, alam mo noon, hindi ako talaga mabuting tao. Hindi talaga ako malapit sa Diyos. Malayo pa times 50,000 miles, 50,000 kilometers. Hindi ko iniisip ang Diyos. Galit ako sa mundo. Everything, yan ang status ng buhay ko. Pag ako siniran mo, I remember the time. Yung Bible, nawalan kasi kami ng gasoline and everything. Si pinunit ko lang yung Bible, ginawa kong pansin din ng kalan. Kala nyo may bilog ako sa ulo, no? Meron ako ganun. I'm so bitter. Galit ako sa mundo. Galit ako. I blame everything to God on what happened to my family. Pero alam nyo, gusto kong makita nyo na it's all by the grace of God. Sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo naligtas. Amen? Not on our good works. Alam nyo, nung gabi na yun, na pinili kong mag-commit ng suicide, nakatulog ako. Sabi kong ganyan, Lord, kasi masakit eh. Sino ba, sino nakaranas na dito magpakamatay? Hallelujah. Nung itutusok ko na sa, at ay, ito pa, hindi tusok ang tag dito, igaganong ko na, masakit pala. Konti lang muna ang sugat. Kaya pala nakikita ko yung mga young people, marami silang las-las. Alam mo kung bakit? Siguro nasasaktan yun. Isa muna. Dalawa muna. Masakit. Tatlo. Apat. Lima. Hindi natutuloy. Kasi masakit. And I said, bago ako matulog, tandang-tanda ko yung, hindi ako marunong mag-pray eh. Kaya sabi ko, Lord, oh Diyos, kung totoong my Diyos, this is my challenge, how bad am I? Napaka-buti niyo pa kaysa sa akin. Kung talagang Diyos ka, pag natulog ako ngayon, mamamatay na ako. Hindi na ako mabubuhay. Hindi na ako gigising. I like it. Ano ba tawag sa ganun? Ano ba tawag sa ganun? Hindi ka na nagising? Na bangungot or something. That's what I'm thinking. And you know what? This is the goodness of God. Ito yung pinaalala niya sa akin kanina. The goodness of God. That's why your family will be saved. Yung samba na yun, na punong-puno ko ng galit, nakatulog ako. Dinala ako ng Diyos sa langit at kinausap niya ako. Dinala niya ako sa ang all over. I went to heaven. I went to that air. I went to hell. Pinakita niya sa akin yung impyerno. I was there. I saw two angels that I have. Nakita ko yung anghel kanan kaliwa na nung lumilipad sa akin. I was there at the feet of the Father of Jesus and He's calling me. Preach the gospel. Tinawag niya ako sa realm. Preach the gospel. I saw myself. Nakita ko yung puno namin lumiit. Nandun, umakyat ako. And I saw God. And I saw the fountain. I saw the angels. Doon. Kaya ako mahilig sa praise and worship. Mahilig ako manta. Yan ang unang-una kong ministry for 16 years. Because I heard, Joshua, I heard the actual worship in heaven. I heard the angels. I saw the instrument, yung malaking-malaking gitara. Ginagano nung anghel na nakaputi. And I saw the flowers, yung mga bulaklak. Pag tumutunog na yung worship, yung mga bulaklak gumagalaw. Lumilipad sila, nagsisway. I saw the angels. O, hindi sila doon ko naintindihan na sa langit hindi sila nagtatagalog, hindi sila nag-i-English. Kasi hindi ko maintindihan yung kanta nila.
tongues, speaking in tongues, worship in tongues. Sabi ko, ano ko yung kinakanta nila? The only thing na natatandaan ko na nakarelay sa akin ay yung kantang, Hallelujah, Hallelujah. Yun lang naintindihan ko. The rest, hindi ko na maintindihan kasi lahat tongues. And the song that they sing sways all the flowers. Maamoy mo lahat na mabangong bulaklak dumadaan sa ilong mo habang nag-worship sila. I saw yung malaking ganyan, yung malaking trumpet, yung mga it's all, they are all wearing white. They have lace in their, meron silang parang ano dito sa ulo nila na parang crown. Ang ganda-ganda, ang ganda. Parang tingin ko, halos lang sila mukhang babae. Ngayon ko lang nalaman sa lalak, sa langit pala, walang lalaki at walang babae. They have the same faces and they're glowing. And I carry that atmosphere and presence doon sa encounter na yon sa Diyos. When I come back, nung bumalik ako sa katawan ko, everything changed in an instant. Ayoko na magsigarilyo, ayoko na magmura, eh kasi pala mura ako eh. Everything in an instant changed. In one second I changed. And naglalakad ako ganyan, kinakanta ko yung kanta nila sa langit. Yung iba pa, tapos, Hallelujah. After a few days, I gave my life to Jesus and I got saved. I speak in tongues. Walang naglayhan sa akin, walang nagturo sa akin. Uuwi na lang ako. Pagtayo ko ganyan, magsasalita pa ako. Uwi na tayo. Kasi nakakahiya naman, ako lang ang ganun. Imagine bumagsak ako, walang taong naglilehan sa akin. Walang anointed na preacher. Walang encounter, wala. Ganito lang sila. What profit a man that he gain his profit a man that he gain his own soul. What is it? What profit a man that he gain the whole world but lost his own soul? Oo nga naman, ano? Ang dami mo ang kayamanan, di naman ligtas ang kaluluwa mo. Eh, dun sa langit, ang mga tao dun, ligtas. Amen? So, after that, I sing that song, Hallelujah, the rest, ginawa na nila ako sa music ministry and everything. Train me lahat-lahat. In an instant, God saved me. One encounter with God. Amen? Amen? And pinakita sa akin ng Lord yung future, the next days, I will save every families. Katulad ng ginawa ko sa iyo. Pinanaginip lang kita, dinala kita dun sa realm, sa langit. In one dream, the following day, you are saved, healed, everything. And I walk sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Mangyayari yan sa pamilya nyo. Mangyayari yan sa tatay at nanay nyo. Lalasing-lasing pang ganyan. Naalala ko si Smith Wigglesworth. Lalasing-lasing pa siya, lasing na lasing. Nag-pray yung asawa niya. Sabi niya, pag hindi mo siya kayang dalin sa langit, mabuti bang sa impyerno na lang siya. Pagtulog ng asawa niya, yung kama nila lumubog, dinala siya right straight from hell. At doon siya, nasusunog siya. Buti na lang yung prayer ng asawa niya, ibalik mo siya sa lupa at iligtas mo. And he become a preacher of signs, wonders, and miracles in one dream. Amen! One encounter with God. One encounter with God. Yan ang mangyayari sa mga pamilya ninyo. Amen! Are you ready? Are you excited? Miracles. The Lord is about to do this. Sa amin ng Lord, it is a combination of prayer. Dapat lahat tayo. Sino dito may mga pamilya? We will start to get 12 names of our family. Say 12 members of our family. Meron kami dito. Ilan po ang anak niyo? Saan ba si nanay? Ang anak daw niya ay 10 ba yun? 12 ba yun? O tamang tawa, isulat mo na lahat ng pangalan ng anak mo. Ha? Mula ngayon, susulat niyo yung lahat ng pangalan ng anak niyo. 12, pamilya niyo. Unahin muna natin, ha? Pamilya niyo o kaya close friend niyo. And we will start to roar. Say roar! Roar!
Nandun ako kanina sa loob ng sasakyan, nagro-roar ako. Because I believe that souls, I excited now. Amen! Amen. 12 members of your family will be saved. You're 12. Ilan taon ka na? 14. So kumuha ka ng lahat ng 14 years old, kaklase mo, kamag-anak mo, 12 of them, and start to roar to their names. Amen? Amen? Magulat ka. Sa sunod na punta mo dito, kasama mo na yung 12 yun. Amen! Amen? So lahat na naka-blue t-shirt, 12 of the members of your family. Pastor, kasi yun ang ginawa ni Jesus. I'm so excited. Hindi ko pa ma-release, pero you will see your family seeking the kingdom of God. Isang umaga na naginip ako, kaya dinalaw ako ng anghel. Alam niyo nangyayari ngayon, there's revival. Alam ko nagpapalitan ng mga missiles ngayon. Ano ba mga lugar yun? Syria, Yemen, sumali na raw ang Italy, Alam nyo ba, let me give you good news. Nagigera, di ba? Nagigera? So yung mga tao walang makain, walang mainom, walang ganyan, naguguluan na sila, Muslim, lahat kung ano-ano. Jesus is showing himself in a dream. Nasi-save ngayon yung mga head ng mga Muslim, nasi-save ngayon yung mga ang dami ngayon, they're worshiping the Lord, amen? Amen? Nagpapakita na si Jesus sa mga tao, at siya na mismo nagwi-win soul sa mga tao, amen? Amen? This is the season of revival, say the season of revival. God is preparing each one of us, God is preparing each one of us, amen? There will be visitation in their dreams. They will walk up chains. Hanapin nila ang Diyos. Magkakaroon sila ng awareness. Dadalawin ang anghel ang mga pamilya nyo sa loob ng kwarto nila, sa loob ng sasakyan nila. Alamas at halamah. Amen! Alam mo, hindi lahat ng anghel may pakpak na, na lumilipad. Matatakot sila doon. Alam niya itsura ng anghel. Kaya nga sabi, sabi sa Word of God, wag mo daw isang tabi because you never know that you're entertaining angels. Ang anghel po pwedeng bata, pwedeng matanda, pwedeng payat, pwedeng mataba, pwedeng kahit anong itsura niya, pero anghel siya. And suddenly it will come to you. Sasabihin ng anghel sa'yo, sama-sama mong tao ah. Gaganunin ka ng anghel. Mahal ka ng Diyos. And when it is a real angel, supernatural, mararamdaman mo. Amen? Amen. Never know, baking katabi mo, anghel yan. Amen. May dumating dito. Naalala ko sa blessing. Amen? Eh kasi, may problema dun sa lugar nila yung pastor. This is a testimony years ago. Hindi ko alam kung malakas ang bagyo, katulad na nangyari madilim, Sunday. So yung mga tao magbubukid. Ang ginawa nung iba, sinecure nila yung kanilang mga palay. So hindi walang, ang nakapagsimba lang yan siguro ay apat na tao dun sa baryo. So dumating yung apat. Ngayon, panahon na para testimony. Saan kumilos ang Diyos sa testimony? Sa testimony sa tawag nito, sa tithes and offering. Sabi ng pastor, Lord, paano na yan? Apat lang ang dumating. Mukha pang mga gusgusin, walang mga pera. Paano na yan, Lord? Magbabayad pa kami ng lugar na ito, kuryente, ilaw, tubig, mapuputol na. So everything impossible. Here comes, may dumating, mukhang gusgusin. I thank God, ng pastor hindi namili. Sabi ng pastor, halipo kayo, upo po kayo sa unahan, kasi wala naman tao eh. Sinagay na lang niya sa unahan. Dito po kayo sa unahan. Tapos, tayo po ngayon ay magbibigay ng ating ikapo at handog. Tumayo yung bisita nila na mukhang gusgusin, na marumi.
naglagay siya doon ng offering niya sa isang maliit na bag. Tapos umalis. Guess who, kung sino yun? Anghel ng Diyos. Alam mo kung magkano nilagay doon sa offering? Halagang 10 taon na, hindi pa sila maubusan ng tubig, ilaw hindi mapuputal ang kuryente. Muntik lang himatayin yung pastor sa dami ng pera doon sa bag nung hindi niya kilala kung sino yun. Amen? Angel can bless you. Amen! Amen. Parang hindi excited itong mga ito eh. Hallelujah! Praise God! Not only your families will be saved. Are you excited your families will be saved? Kaya, ilalagay nyo, susulat nyo, bago kayo lumabas dyan, mamaya isulat nyo lahat ng number ng family ninyo. Amen, and we will start to pray and roar for your family. Exclusive every day for your families. Amen. Parang wala kayong narinig. Excited ba kayo? Alam mo, darating ang araw, sila pang gigising sa'yo. Ma! Dalian mo na! Tangali na! Nagmamadali ako! Sila pa yung, teka, maglilingkod pa ako in everything. Wow! Hallelujah! Then, kailangan po matapos kahit yung tent lang natin. Ayong pinag-uusapan namin ngayon. Amen? Praise God! That's why, lahat ng magpa-partner na magbibigay sa Lord para sa building pa next Sunday, dali nyo. Amen? We'll get the first offering for the building pa. Amen? Amen. Dahil doon natin nilalagay yung mga mahal nyo sa buhay. Amen! Di kay kasya dito. Saan pa natin sila ilalagay dito? Nakalagay sa alambre, sa hangin? Hindi na. You will see. Naalala ko kasi, nakalagay doon, Shiloh International Revival Church. Kaya pala dumating yung foreigner. Kaya sabi sa akin, Pastora, you have to start preaching in English and Tagalog. Amen? At yung akin daw preaching, ilalagay sa Zoom dahil ipapadala sa iba-ibang bansa. Amen! Revival is coming. Ano yan? Everything na. Overtime na. Ano? Binibitawang kong blessing na Shiloh, ha? Hallelujah. Praise God. Gutom ka na. Malapit na, hindi ako nagpipreach. Nagdi-declare ako. Amen? I am seeing it in the vision. Kasi pastor, hindi niya makita ako, nakikita ko. Amen? 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 I see that big. Ha? Dadating si Papa dyan dito. Magti-train sa atin ng ilang araw. Amen? Hindi tayo kakasya dito. We need 5,000 chairs. Ay, labaraya na masatarararaya. Hallelujah! Nabibitawan ko tuloy kasi pastor, pinagmamadali ako eh. Hallelujah! Are you excited? Yes! Sasara ko to. Revival is coming. Pastora, kailan mangyayari? God showed me like a wind. Di ba? Naalala niyo yung pumasok dito na kasi hindi tayo nag-roar last Sunday eh. Ba't ba hindi tayo nag-roar last Sunday? Ma'am Les, ba't ba hindi tayo nag-roar last Sunday? Ha? Nag-roar ba tayo last Sunday? Nag-meeting tayo sa taas, di ba? Okay, but we didn't roar, we meet. Aramas. Nag-roar ba tayo? Kaya hindi nakapasok dito yung, hindi nanira yung bagyo rito. Lumipat sa Bicol. Kaya mga tiga Bicol, kailangan magkaroon tayo ng Shiloh sa Bicol para matutong mag-roar. Tatapatan niya doon yung, ano ba tawag dito? Ano bang, ano doon? Yung isda doon may buntot? Ano yan? Marine spirit! Isda doon may buntot. May buntot nga palang isda. Praise God. Kaya yung mga t-shirt nyo ngayon, ano nakalagay dyan? Roar! Say roar! Okay, we're gonna start roaring on November kasi November na ang ating
ang mandate sa atin. November ang mandate sa atin to get our 12. Remember ang mandate sa atin to roar because supernatural things is about to happen. And God showed it to me. It's like a wind. Ngayon, tahimik. Dadating yung hangin na yun. The wind of revival. Naalala niyo sa Book of Acts, dumating dun sa kwarto yung hangin, yung hagupit ng hangin. At itong hangin na to naging apoy. At sa ulo ng mga taong nagro-roar doon. They've been there for many days roaring. I believe na pag-pray na nila lahat ng prayer nila. 120 people praying and roaring doon sa upper room sa Book of Acts. After they pray and roar, the wind changed. Naging ang mga apoy. At itong apoy na to kumalat as a power of the Holy Ghost. And it changed the destiny of all the church. Alam niyo ba nung panahon ng Book of Acts, walang simbahan? Kung saan-saan sila. Kasi yung Holy Spirit nagkalat sa kalye. Sa kalye ginagawa ang healing noon, hindi sa loob ng building. Sa kalye, si Peter lumalakad, si Paul lumalakad sa kalye. Gumagaling yung mga tao pag dumadaan yung kanilang shadow. God is about to move supernaturally. Young people, raise your hands. That's why you need to get 12 of your same age. Alam niyo kung bakit? You will see 12 years old, 10 years old, healing 10 years old. 12 years old, supernatural. Hindi na ito ordinaryong 12. When I declare it to the pastor na kausap ko, ang tawag ko po dito, supernatural 12. Kasi yung training na gagawin dito sa 12 na to, ay training na katulad ni Jesus. They move in signs, wonders, and miracles. You are about to move in signs, wonders, and miracles. Your family will see it. The fire of God is will. Parang hagupit lang ng hangin. Dumating ng ganyan, nabago ang lahat sa buhay ninyo. Pastora, kailan mangyayari? They said that it will start on Rosh Hashanah, the new year of Israel. Of Israel. Pumasok ang new year nila. Pwede siyang mangyari ngayon, paglabas natin, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan. I never know. But it is now the time. Say, it's now the time. Wake up. Ang declaration natin is supernatural. Amen. Pag sinabing supernatural, lahat ng bagay, katulad ni Peter, Simon, net breaking fish sa dami ng isda. Close your eyes. Sa dami ng isda, you will see souls get saved. Campus, university, young people, old people, babae, lalaki, maramasan, darabakaraya. Hindi magkakasya sa dami ng kaluluwa. The fire of God will come to the Philippines. That's why everybody's here. Even Elon Musk came here na. Halos lahat ng mga Japan, all over Europe, all over wants to come here in the Philippines because they can smell something. They can smell the coming revival in the Philippine Islands. Amen? And God will visit first your family. You will see your family get saved one by one. They will come to the Lord. Huwag niyo muna silang isipin na mahalin kayo. Unahin muna nila ang Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng pagmamahal. You will see families coming back. Yung mga nag-a-abroad, nag-OFW, babalikin. You will see the
the transformation of this nation. You will see the blessings will flow like a river. You will see marabo sotalaraya arabas and the businessmen. You will see your business flourish like you have never seen it before. It will be supernatural. Labreya karabasander arabo so that you will not contain the glory and the power and the anointing and the fire of the Holy Spirit this coming days. When the Holy Spirit comes, He's not only saving people, healing them, signs, wonders. Makikita niyo yung mga tao sa kalye, hindi niyo pa nalalapitan. I heard just last week there's a conference in America somewhere in, I don't know, malayo, where Oral Roberts is, Oklahoma. 5 days ang conference, walang nangyayari. Nakakatulog ang mga tao. Salita lang ng salita yung preacher. Ang mga tao walang gumagaling. But by the end, when people are about to leave, grabe talaga ang Diyos. Nung paalis na sila, people are discouraged. Nagbayad pa sila, nagutom, nag-travel, walang nangyari. But the end of the fifth day, last day, talagang si Jesus, yung nanay ni Jesus. Sabi nga ni Jesus, ang pinakamasarap na miracle at alak inilalagay niya sa pinakamuli. Suddenly, the lines of people, the line, di pa raw ito nangyari, sabi ng preacher, sa tanang buhay niya. The lines are long. People who are sick, yung hindi makahinga, naka-oxygen, nakita niya, parang may hangin lang na dumating. Pagbuka ng bibig ng babae, parang nilunok niya lang yung hangin. And suddenly, the air breathed, healed of problem sa bata niya. There's a wind that come, nagpaikot-ikot sa paanong lalaki na hindi makalakad. Wind from the Holy Ghost. Nung tumigil yung hangin, bigla siyang nakalakad, tumatakbo, hindi lang naglalakad, tumatakbo. And all the people who are sick got healed. Everyone got their miracles. When they go home, they found money in the bank, they found money in the basket, they found money in the chair, everywhere. Miracles are starting to happen all over the world. Souls are getting saved. Nakikita lang natin yung kaguluhan, pero yung mga walang makain, dumarating ang mga anghel at nagbibigay ng pagpag ng mga pagkain sa mga tao, inumin sa mga tao walang iinuman. Angels are coming to the planet Earth, ministering to people that are in need. People, this is now the time that we can trust the word of the Lord. Like Simon, bumalik ka sa dagat, gawin mo lahat ng ginagawa mo dati, cast your nets, and you will see the miracles. You will see the miracles. Malin mong Diyos, higit pa sa buhay mo, and signs, wonders, and miracles will happen to you. Your families will be saved. Shiloh, I am telling you, the future of this church, kaya tayo binigyan ng mga lupang malalaki. Ramoria sa talalaman, naramas sa talalalalaya, talalabaraya, Shiloh is positioned by God. Ramasan talalabakaya, that we will harvest many, many souls sent to the Lord as what He promised to me long time ago, that your church will not be less than 10,000 but more than 10,000. Arabo shit halabakaya, and those are the members of your family, those are your loved ones. Let's all stand up right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, karabasa tarabakaya. It's time for us para yugyugin ang langit and roar in the round para dumating. Nasa t-shirt pa naman ninyo. Alalabaraya sandaralawa, salvation of your family. Oh, karabasa tarabakaya. Let's pray.
we receive the mandate, Shiloh, as an ecclesia, God, we will move together in receiving that call and walk on it like a revelation. Words will be revealed. Lives will be touched. Signs, wonders, miracles will flow. Supernatural finances. The wealth of the unrighteous and unbelievers now are getting ready to be transferred to this church. Thank you, Lord God. And I receive that mandate from you. Lord, keep my heart holy and pure. Unite my family together. Ramas, call them. The wind of chains is calling them right now. For us, for me and my house, we will continue to serve you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, God, for the past 25 years and the next 25 years, if you still tarry and you're coming now. We bless you. I give you all the glory. I didn't do anything, God. I just give you all the glory, all the honor, lahat ng kaluwalhatian sa lahat ng ginawa niya for 25 years at gagawin pa sa next 25 years until millennium. Thank you, Jesus. Thank you, Yeshua. I give them the glory and praise. Happy 25-year anniversary in the name of Yeshua. Let's give a clap.